today, ito naman ang i-vlog natin. This is actually a Ryzen 5 7000 series na less than 30,000. Yung mga ganong price range is actually mga nasa i3. Minsan nga, mas matataas na ngayon yung mga i3. Now, etong laptop na ito, naging mabenta na sa amin to kahit hindi pa namin binavlog. So ngayon, samahan nyo ako, tingnan natin tong unit na to. Bukod sa presyo niya, ano pang maganda dito sa laptop na ito? Tara, samahan nyo ako, tingnan natin itong unit na ito. So, what's inside the box? The unit itself, pero mamaya na yun. So, we also have here the printed materials. And then, we also have the charger, which is 19 volts, 2.37 ampere, with a 45.1 watts. And then, by the way, this laptop comes with an Acer backpack. So, every time that you're gonna purchase a unit, it comes with a backpack. And after this video, mamimigay kami ng dalawang backpack to the lucky winner. And congratulations nga rin pala kay Mariel. So, siya yung nanalo ng Aorus figurine. Please message us on Viber para maklaim mo yung price mo. This is free shipping. We just need your details. In order for you to win this giveaways or this backpack, just simply like and subscribe to our page. Now let's proceed and let's talk about the unit. The color of the unit is steel gray, and yes, it looks like a steel. By the way, this is a plastic made, pero kahit plastic made siya, yung pagka-finish niya is kala mo mukhang bakal. So hindi siya yung mga tipong mga yung mukhang tinipid. Meron kasi mga ibang units na plastic na nga, ang pangit pa ng pagka-plastic niya. So at least dito na makikita mo, talaga nag-effort si Acer na pagandahin yung pagka-plastic made niya. The color of the steel gray is from the top cover, dito kulay black sa screen, down to the keyboard at kahit sa ilalim. And this laptop is also an ergolift, so every time that you open the hinge, tumataas yung ilalim niya. Para at least you have better cooling, better sounds. So this is a 15.6-inch laptop, so definitely it comes with a numpad. But wala siya backlit keyboard, so isasama natin yun sa konti. Okay, so it comes with a sticker of a Ryzen 5 7000 series and an AMD Radeon graphics. Ang tracking pad niya, hindi maliit. Oh, actually, maganda yung tracking pad niya, malaki. And then, let's proceed with the ports. On this side, we got here the charger, and then we have a Type-C, an HDMI, and a USB 3.2 Type-A. On the other side, there's another USB 3.2 Type-A, and then audio combo jack, a light indicator, if it is charging, and if it is on, and Kensington lock. And there's no SD card slot. The dimension of the unit is 14.3-inch, depth is 9.3-inch, and the height is 0.7-inch, while the weight is 1.7kg. And with the charger, that's a 1.9kg. So, hindi naman ganun kabigatan itong laptop na ito. Sakto lang, actually, magaan pa nga siya para sa 15-inch. Viewing angle of this unit is 170 degrees. Now, let's talk about the specification of this unit kasi yun ang binibili dito sa laptop na ito. Okay, so the complete model is Acer Extensia 15, that is EX215-23-R7NG. Now, sa mga consumer side, may tinatawag tayong mga Aspire, mga Swift. Now, dito naman sa mga commercial laptop, meron tayong tinatawag na TravelMate and yung mga Extensia. Normally, ang mga TravelMate or Extensia have a better build quality. O tinatawag nilang military grade laptop. Ang ibig sabihin nun, mas durable sila compared sa mga consumer. I'm not saying naman na sisirain yung mga consumer. It's just that, yung mga TravelMate kasi, pati yung mga Extensia, ito yung mostly mga ginagamit sa mga corporate office. Once na sinabi natin mga corporate office, talagang mga bugbugan talaga yung mga laptop nila na talagang ginagamit ng 5 times a week and then 9 hours a day. Yung talagang mga pambugbugan na kahit malaglag, hindi tipong masisira. So that is why ang mga TravelMate and yung mga Extensia, they tend to be more bulky or mas durable, and especially mas mahaba ang mga warranty nila. And ang mga TravelMate at mga Extensia, they tend to be more expensive compared to the consumers because of their build quality. But this Acer Extensia na ito, hindi pinapakita na mas mahal to. To be honest, mas mura pa nga itong Acer Extensia na to compared sa mga regular na consumer laptops. As I mentioned, this is a Ryzen 5 7000 series that is less than 30,000. Speaking about the 7000 series, the exact processor is AMD Ryzen 5 7520U.
base is 2.8 while the turbo is 4.3 gigahertz. This runs with 4 cores and 8 threads. Now, this Ryzen 5 or 7000 series, ang mga counterpart nito is an i5. Ngayon, ang mga i5 natin, ang mga nasa presyo niyan, mga nasa 34,000 and above. But this one, katulad ng sinabi ko, uulitin ko, mas mababa pa sa 30,000. However, we actually did a comparison between a Ryzen 5 7000 series over to an i5 12th gen. Siyempre, mas mataas pa rin si i5 12th gen. If you're gonna see there on the charts, in all aspect, mataas si i5 12th gen because it comes with a P cores and an E cores. Sa power efficiency, yes, na normally naman mas mataas sina AMD or sina Ryzen. Kung i-compare mo ang Ryzen 5 to 7000 series, I think it's just best to compare it to i5 11th gen. But then again, kahit yung mga i5 11th gen, ang price range yan, mga nasa 30,000 and above. About the memory of this unit, this is an 8GB DDR5 that is 5,500 MHz. Nag-vlog kami ng mga 13th gen, yung mga speed nila is na mga nasa 4,200 MHz. While this is Ryzen 5 7000 series, mas mataas pa ang speed na memory nito, which is 5,500 MHz. Napansin ko lang, no, sa mga Ryzen, parang mas mabibilis, mas matataas mga memory speed nila compared kay Intel. Pero meron kami mga na-vlog na Intel na mga 13th gen, mataas din naman ang memory speed eh. There are some Intel na talagang mataas ang memory speed, pero mostly, kahit 13th gen, ang speed mga nasa 4,200 MHz, hindi katulad ni na Ryzen. We did vlog a Ryzen before, talagang ang taas ng memory speed, 4,200. Now, this is 5,500. Isa yun sa nagpaganda sa Ryzen naman, yung kanyang memory speed. But then again, wala siya katulad ng mga P-cores or E-cores katulad ng Intel. Storage of this laptop is 512 SSD. That's a PCIe M.2. We'll check later if it is upgradable. The display of this laptop is 15.6 Full HD. That is 920x1080. And it's an IPS display. Operating system of this laptop is already Windows 11 Home. Normally, ang mga travel mate or mga extension nasa Windows 11 Pro. Kasi pag Pro version ang laptop, it tends to be more expensive. So I think ginawa nilang Home para at least kahit paano mabenta nila ng mas mura. And isa sa mga cons ng laptop na ito, wala siya Microsoft Office. Wherein na, ayun nga, katulad ng mga i5 and above kasi, technically, dapat may mga Microsoft Office. I-gauge natin mamaya yan kung worth it pa rin ba yung price niya kahit walang Microsoft Office. Alright, so camera test of this Acer Extensia. So, okay naman yung camera niya. If I'm gonna rate it from 0 to 5, wherein 5 is the highest, I'm gonna rate it from 3.5. And what you're hearing is also the audio quality coming from this Acer Extensia. Ngayon naman, i-check natin ang chassis nito kung if it is still upgradable. And then, we're also gonna run some cinema bench and some games. So, kahit Ryzen 5 na walang video card, let's see how it works. Okay, so once you remove the chassis, so ito yung makita mo. Unang tingin ko pa lang dito is there's a lot of space for improvement. It's because there's nothing to upgrade on this laptop. The memory is on board na 8GB, which is this one. So sana naglagay sila ng extra slot para ma-upgrade pa. Para at least, you know, okay, 8GB on board and then there's additional slot para magdagdag na additional 4 or 8, whatever. The 512 SSD is located here. And then, we got here the processor. We got one fan, which is fine. It's not a gaming laptop naman. And then the Wi-Fi card, the battery is here. However, napansin ko lang, ang laki pa ng pwesto dito sa side nito na wherein na pwede ka magdagdag ng M.2 or 2.5 SATA kung i-arrange nila na maayos. Or even the memory.
I'm not sure kung bakit ganun. Baka yung board na ganito is mas mura, kaya mas mura binibenta ni Acer. It's just so dull na hindi mo na pwedeng upgrade yung memory. And then yung storage is either you cannot even add a storage, you can replace it. Ngayon, kahit sana micro SD card na lang para mas madagdagan yung storage. So, there's nothing to upgrade on this unit. By the way, this laptop comes with a 1-week replacement and a 2-year Acer warranty. So, let's proceed with the pros and the cons of this laptop. About the pros of this laptop, number one, of its price. This is only 29,000 pag binili nyo dito sa Laptop Factory. Now, sa iba pa, probably binibenta na mga 32,000, but here in Laptop Factory, is only 29,000. For a Ryzen 5 7000 series, sobrang mura nung 29,000. Actually, katulad na sinabi ko before, or sinabi ko kanina, na kahit hindi namin vinavlog to, ang benta nitong laptop na ito. The purpose why we are vlogging this unit, para at least makita ng ibang customer what else ang meron sa laptop na ito. And another pros on this laptop is yung material made niya. Yes, it is plastic, pero yung pagkagawa niya, the steel gray, yes, parang ano, kala mo bakal yung pagka-plastic niya. Hindi tinipid yung plastic niya. And then another pros on this laptop, the memory speed of this. Well, probably it's on the Ryzen side, pero napansin ko sa mga Ryzen, mas mataas ang mga speed nila. Wherein this one, it is 5,500 MHz. This is DDR5. Now, let's proceed with the cons of this unit. Number one cons of this unit is, wala siyang kasamang Microsoft Office. Ayun nga, halos lahat ng laptop meron ng Microsoft Office. But then again, dun sa presyo niyang 29,000, yeah, it's still worth it na kahit walang Microsoft Office, yun iba naman ginagawa ng paraan eh. Hindi ko nasasabi kung paano. And the other cons of this unit, wala nang pwedeng i-upgrade dito sa unit na ito. The memory is on board. There's no free memory slot. The SSD is 512. There is no extra M.2 slot. Ang laki pa ng spasyo ng unit na ito. Pwede pa maglagay ng mga 2.5 or na extra M.2, and yet hindi nila ginawa. Tingin ko, no, nakuha ni Acer yung deal na ito, itong board na ito, kasi binibili din nila ito eh. Binibili nila yung chipset, binibili nila yung motherboard, binibili nila yung mga ganyan. So, nakuha nila ng mura to, kasi number one, yun na nga. Nakuha nila ng mura dahil wala nang pwedeng i-upgrade dito sa unit na ito. So, that is why baka nabibenta rin namin ng mura. So, another cons on this laptop does not come with a backlit keyboard. Normally, ang mga Ryzen 5 or i5 and above comes with a backlit keyboard. Pero, that's just a simple problem. Pero, syempre, maganda pa rin. Umiilaw nga pala yung keyboard, no? So, if I'm gonna rate this from 0 to 5, in my opinion, no, guys? For me, I'm gonna rate it 4. So, i-average na lang natin na 3.5. Ano? Bakit? We do have this model, which is an Acer Swift 3 RO6N, that we're selling that mga nasa 34,000 above, which is Ryzen 5 5000 series. Now, this laptop is only 29,000, but it is a 7000 series. So, technically, mas mataas pa ang processor nito, pero mas mura. Kahit sabihin mong wala siyang Microsoft Office, wala siyang backlit keyboard, and it is not upgradable, swak na swak pa rin siya sa price niya. And yet, hindi siya future-proof na pag bumagal na pwede mong dagdagan ng memory, because that is already as it is. Pero yung memory speed niya, yung mga 5,500, tapos yun nga, Ryzen 5. So, dun sa presyong 29,000, yes, this is still better than an i3. Kasi ang mga i3 natin, mga nasa price range din ng 30,000. In case that you want to buy this unit, this is available to our stores nationwide, and then we also do cash on deliveries, and then we also do installments. And congratulations nga pala sa winners sa mga backpacks. So please message us on Viber para ma-claim nyo yung mga backpacks na ito. Okay, I think I said everything about this unit. In case that you want to watch an Acer gaming laptop, just click on this link. And then if you want to watch a different brand of a laptop, just click on this link. And then again, this is Tito Dustin. See you in the next video. Have a good day. Bye-bye.